Hello guys, kumusta na kayo? Dito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Narito na naman tayo. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. So today, tayo po ay gagawa o magluluto po tayo ng croquettes. Kung tawagin po dito sa Japan is Japanese koroke. Actually, meron na po akong video noon, yung Japanese style na koroke. Ang talagang basic na paggawa noon, itong ground pork, ini-stir fry lang ito dito sa carrot at saka dito sa onion. Walang mga ganyan nakasama. So, itong ground black pepper at salt meron. Pero ito wala. Ito yung garlic. Ngayon, ang gagawin ko po ngayon is yung Philippine style, yung version. Philippine version style ang gagawin ko. So, ang gagawin ko po, gagawa muna ako ng minudong giniling. Then, tapos ito, tuyo yung giniling natin kasi hindi pwedeng matubig yung koroke o yung croquettes. Kaya, gagawa muna po ako ng minudong giniling. So, ito po mga kailangan natin. Meron po tayo ditong 500 grams of ground pork. Then, meron tayo ditong minced garlic, onion. Puro minced po itong gagamitin natin. Finely minced garlic, onion, carrot. At meron po tayo ditong red bell pepper. Siyempre, minudo siya. Kailangan may siling pula siya. Okay, kalahati lang muna yung ilalagay ko sa pagpapalambot nitong ground pork. Kailangan din po natin dito ng soy sauce. Then, itong bay leaves. Dalawang piraso siya. Then, salt. And then, ground black pepper. At dito po ay kakailanganin natin ang patatas. Ito, tatlong malalaking patatas po ito. Ang gagawin natin dito ay iboboil natin ito. Tapos, kailangan po kasi natin ito ng mashed potatoes. So, imamash natin ito. Then, kailangan natin dito ng 2 eggs. So, baka pwede pa tayong mga ilangan. Pagka kinulang ito, pwedeng maging 3 eggs po ang gagamitin natin. At kailangan din po natin dito ng flour. And then, breadcrumbs. So, kasi po ito, i-cover natin ng breadcrumbs, flour, at saka dito sa eggs. Itong ating croquettes. Okay. So, ngayon, umpisahan na po natin ang pagluluto sa ating Philippine version koroke o croquettes. Okay, nag-start na po tayo. Munti ko lang makalimutan. Kailangan po natin dito ng cooking oil. So, yung water, siguro gagamit tayo konti lang. So, igigisa natin itong ating ground pork. Gagawa tayo ng minudo o magluluto tayong minudo. Meron dito tayong cooking oil. Lagay natin ang garlic. Okay. Okay, then dito ilagay natin itong sibuyas. Okay, lutuin natin yung onion. Okay, then kanina, hindi po natin naisama itong ating kamatis. Hindi ko siya naisama doon sa pag-mention natin. So, lalagyan po natin ng tomato. Siyempre, minudo eh. So, meron tayo ditong tomatoes. Sorry, kanina hindi ko siya na-mention. Pero siyempre, minudo ito. Kailangan may kamatis. Okay. So, lutuin natin yung kamatis. So, yung carrot, sa bandang huli po natin ilalagay yon. Kasi papalambutin natin yung ground pork. Okay. Okay, then dito, ilagay natin itong ating ground pork. Okay. Gustahin lang natin ito. Haluin natin. Okay.
dyan dito, ilagay natin itong brown black pepper, salt. Haluin natin. Ilagay natin itong soy sauce. Then dito guys, ilagay natin itong red bell pepper. Then itong bay leaves. Okay guys, lagyan muna natin ng cover. So hintayin natin na lumabas yung liquid ng ground pork. Kung kailangan na maglagay tayo ng tubig, maglalagay po tayo. Okay, hinaan lang natin yung apoy. Kailangan nasa medium heat lang tayo. Okay, so isi-simmer natin ito ng mga 1 to 3 minutes. Okay. Okay, then ngayon, i-check natin itong ating nilulutong minudong giniling. So, ayan, natutuyo naman yung liquid niya. Hindi ko pa siya nilalagyan ng tubig. Pero kasi pinapalambot natin yung pork, lagyan natin ng konti. Siguro mga 2 tablespoon lang ito. So, kasi kailangan dito matuyo ito eh. Okay. So, yung carrot, mamaya pa natin ilalagay. Okay, ang gagawin natin ngayon dito, patutuyuin lang natin yung liquid. Tapos, kataunon, malambot na yung pork. Luto na siya. Okay, maghihintay pa tayo. Pagkaraan ng halos nasa 10 minutes na ito na niluluto natin. So, ayan, kita natin, natutuyo na siya. So, meron pa siyang konting liquid, pero luto na po yung pork. So, ang gagawin natin dito, ilagay natin itong carrot. Okay, so yan, yung liquid na natitira, eh, sapat na yon para makaluto po dito sa ating carrot. So, kasi finely minced naman itong carrot, kaya mabilis po itong maluluto. Okay. Then dito, ilagay na rin natin itong natirang red bell pepper. Okay. So, hintayin lang natin na mag-dry yung liquid. Pagkaraan ng halos 2 minuto na nailagay natin yung ating carrot. So, palagay ko okay na ito eh. Ang gagawin lang natin dito guys, para siguradong madrain siya, gagamit tayo ng strainer. So, ilalagay natin dito. Okay. So, hindi ko napakikita kung paano ko nilagay dito kasi mainit pa siya eh. Okay, basta gagamit tayo ng strainer para ma-drain na completely yung liquid. Okay, then ngayon, i-turn off na natin yung heat at pwede na po ito. Kasi hindi naman niya kailangang maging perfect na perfect yung lasa niya as menudo kasi hindi naman natin ito kakainin as menudo. Ilalagay po natin ito doon sa mashed potato na gagawin nating croquettes o croque. Susunod po natin gagawin, meron tayo ditong boiling water at narito naman yung ating mga patatas. So, naikat na natin, naka-prepare na ito. Then dito, iboboil natin ito. Okay, so hintayin natin na lumambot itong ating mga potatoes. So dito, kung gusto nyo itong steam, okay din. Pwede naman yung sa oven, pwede nyong palambutin doon.
Kaya lang kasi, ito pinakamadali sa akin. So, iboboil ko na lang siya. Okay, hintayin natin na lumambot itong ating mga potatoes. Narito na yung ating boiled potatoes. Ang ginawa ko lang dito, inalis ko yung tubig. Then, medyo ilagay pa natin dito sa ating stove ng sandali pa para nun madrain siya. Kailangan kasi matuyo talaga yung ano nito, yung liquid. Okay. So, ayan, pwede na to. Kailangan kasi wala siya yung tubig-tubig. Hindi kailangan matubig ito. Okay. Then ngayon, imamas na natin ito. Mamasahin natin ito. Dudurugin natin. Ito na yung okay. Ating boiled potatoes. So, nilagyan ko siya ng ito, oh. Yung salt and pepper. Then, pati na itong powdered na paper ang gagamitin din natin. Then, tapos, meron tayo ditong pang-mask ng potato. So, imamask natin ito. Dudurugin natin ito. Habang mainit pa siya, kailangan natin ng mashed potato kasi. Okay. Tuloy-tuloy lang natin ito. Mas magandang gawin ito habang mainit pa siya. Okay. So, ngayon, pwede na po ito. Okay, so, nakagawa na tayo ng mashed potato. So, ang gagawin natin, narito yung ating minudong giniling. So, ayan o. Oh, inalis natin dito sa oil. So, napunta dito lahat yung liquid. Isasama natin ngayon lahat dito yan. Tapos, imimix lang natin. Haluin natin mabuti. Paghaluin natin lahat ito hanggang mag-combine siya. Okay? Haluin natin mabuti. So, ang ginawa ko dito guys, kinamay ko na para nun mapaghalo nating mabuti. Okay. So, ayan. Kasi kailangan gagawa tayo ng ganyan eh. Dilog. So, ang gagawin natin dito, ilalagay natin dito sa isang lalagyanan. Okay. So, ang gagawin natin dito ngayon, guys, ilalagay natin ito sa ref ng mga 2 oras para nun medyo tumigas siya. Mas maganda kasi pag medyo nag-firm ito, mas madali siyang i-cover ng flour at saka ng breadcrumbs. Hindi tayo mahihirapan. Okay. Lagay natin sa ref. Pagkaraan ng halos 2 oras na mailagay natin sa ref itong ating menudo, croquettes. Okay, ito ang gagawin natin, i-cover na natin ito ng flour at saka ng breadcrumbs. So, okay, ang gagawin natin ngayon dito, i-divide natin. Yan o, matigas na siya. So, depende sa inyo kung gaano ang gusto nyong laki ng croquettes na gagawin nyo. Okay. So, ngayon, gagawin natin, tabi muna natin yan. Dito, then meron tayo dito yung eggs, 2 itlog lang itong gagawin ko muna. Pag kinulang, mag-a-add tayo. Lagyan natin ng milk. Mga 1 tablespoon.
Fresh milk itong ginamit ko. Kung walang fresh milk, pwede na rin yung tubig. Ibit lang natin. Okay. Okay, then ngayon, meron tayo dito, narito yung ating flour at saka yung breadcrumbs. So, ang gagawin natin ngayon dito, so, unahin natin itong flour. Narito yung eggs. Kukuha tayo ng itong ating potato croquettes o menudo pala. Okay. So, ako kasi kung laging ganito lang ang size niya, yung laki niya. Igaganyan lang natin. I-shape natin. Kung gusto nyo, bilog. Ito, oval ang gagawin ko dito. Then, tapos, cover natin itong flour. Then, ilalagay natin dito sa eggs, sa beaten eggs. So, kasi kailangan dito talaga kamay. Hindi pwedeng hindi kamay dito. Then, dito, i-cover natin ng breadcrumbs. So, heto na yon. Okay, ilagay natin dito. Dito natin ilalagay yung matatapos natin. Okay, so gagawin natin, tatapusin natin lahat ito. So dito po sa paggawa ng croquettes o croque kung sabihin nga nila dito sa Japanese, pwede po tayo ditong gumamit ng sweet potatoes o yung kamote, pwede rin yung pumpkin o yung kalabasa. So, dito. Ilagay natin dito. Tamang-tama yung ginamit natin na breadcrumbs. This is 150 grams of breadcrumbs. Kaya lang, yung breadcrumbs natin, ang gagamitin po natin dito, yung pine. Yung pino siya. Kasi iba yung ginagamit sa paggawa ng tonkatsu at saka ng fried na shrimps. Then, pati itong ating beaten eggs, oh. Tamang-tama siya. So, ayan. Okay. So, ang susunod po natin gagawin dito, i-deep fry natin ito. Pipirituhin na natin. Kailangan po yung cooking oil. Mainit siya talaga, then tapos kailangan marami yung cooking oil natin. So, last na ito, nakagawa tayo ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Bali, 15 pieces of croquettes dito sa ating 500 grams of ground pork. Okay. Okay. Fry na natin ito. So, narito yung mga nagawa natin. Oh. Ginawa natin, nagpainit tayo ng medyo maraming cooking oil dito sa ating kawali. Kailangan, check natin itong wooden chopsticks. So, ayan. Mainit na. So, ang gagawin natin, ilalagay natin dito yung mga croquettes. Pirituhin natin.
Kailangan kasi. Marami yung cooking oil. So, maglalagay lang muna ako dito ng 5 pieces of koroke. Then, i-turn over natin kaagad. Okay, ang gagawin natin dito, lulutuin natin hanggang mag-golden brown. Pagka ganito na natatansya natin na hindi na siya masisira, hinaan natin yung apoy. Para noon, uminit yung kuroke hanggang doon sa loob, tumagos yung init. Kasi hindi naman tayo dapat mag-alala na dito kasi luto na ito eh. Pagbali-baligta rin lang natin. Pag mga golden brown na siya, pwede na to. Okay. Ganyan lang ang gagawin natin. So, pagka ganito na yung kulay niya, pwede na po ito. So, ang gagawin natin, hanguin na natin. Ilagay natin dito para ma-drain yung oil. Okay, then ngayon, lulutuin pa natin yung natitira nating croquettes. At ngayon po, ito yung kinalabasan sa pagkakagawa po natin dito po sa ating Pinoy type na croquettes. So, tatawagin ko na lang siyang menudo croque o menudo croquettes. Kasi yung lasa niya, lasang menudo. Dahil po dun sa pagtimpla natin, doon sa ground pork. Okay, then dito may natira pa tayo. Pwede pa to bukas. Okay, then ngayon, ang pinaka dipping sauce po nito, itong tonkatsu sauce. O kahit na yung Worcestershire sauce. So, ilalagay natin dito. Then, ito po ang dipping sauce. Then, meron tayo dito yung isa. Para makita natin yung loob. Okay, so perfect po yung pagkakagawa natin. So, ayan yung loob ng ating menudo flavor na croquettes. Dip natin dito sa dipping sauce. Okay. Kainin natin. Init. Sarap. Okay. Masalita ah. Okay mga Kanet Cooking, try nyo po ito kasi masarap po siya talaga. I-try nyong lutuin. Ayan. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakaluto po natin dito po sa ating croquettes o Pinoy style croquettes o menudo croquettes. Menudo croque. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Dito pa rin po tayo sa ating Oisy Sarap Channel. Thank you po.
Bye!